Sabay, sabay, sabay. Good morning guys, ito ang ating 2022 BMW S1000RR. And it's 6 AM in the morning. Sobrang ingay kasi nito, sobrang ingay ito. Disadvantage na naka full system aftermarket exhaust. Kaya ngayon magtutulak tayo, ilang kanto. Yan, dahil sobrang ingay niya, baka makabulahaw tayo sa bahay. And tulak mode tayo, pwede siguro dito. Tayo sa malayo. So yun naman, gaano ka ingay. Cold start. Ito disadvantage naman kapag papanda rin natin. Malamig pa. Yung warm up, pag-warm up ang problema natin. Woo! Grabe, napamura ako sa lakas. Tumigas na yung gloves ko. Ay. Not at set point. Yun yung problema sa kanya, no? Nilambutan ko yung tires. Ayaw niya. Yun. Magmamaralaki ride kami ngayon eh. Bangkingan. So yun, nag-warning siya. Ayaw pala niya ng ano, malambot yung tires. So itong ating first ride, laki ng screen niya guys, laki ng TFT screen. Pero kulang yung information, like nasan yung temperature, oil temp, engine temp. Ang ganda ng clutch niya para sa isang 1000cc. Malambot lang, magaan lang siya pigayin. So mamaya pa tayo babakbak dahil malamig pa. Disadvantage ng malamig pa, no? Grabe oh. Ganda, sunrise. Malamig. Today is January 2, 2023. Happy New Year, guys. Happy New Year sa lahat. Let's go na. Pwede na siguro to. So, pwede na katawin to. So, nakaka-in love dito yung full system niya, no? Dahil maganda ng tunog, full system. Galit na galit. Ganda ng tunog, grabe. Ganda ng tunog ng Acra dito. Buong-buo, hindi siya punit. So ngayon, nakaset tayo sa race mode. Feeling ko yung behavior ng suspension, kasi naka-electronic suspension to. Feeling ko yung behavior niya, sumasabay na rin sa sinet mo na power modes. Kasi kailangan naman talaga yun pag mas mabilis ka, mas matigas ang play ng suspension. Pero grabe, no? Sarap gamitin talaga ng double R kasi yung clip-ons niya, ang taas. Parang feeling ko naka-ano ako, 25R gano'n. Parang gano'n lang. Ang galing. Hindi sobrang baba ng clip-on niya. Oh, sobrang sarap gamitin. Talaga nga, no? Ultimate dream bike, no? Ultimate dream bike to. S1000RR, napakaganda. Around 5,000-6,000 RPM. Medyo ramdam ko na yung vibration. Ba talaga si Yamaha R1 pagdating sa comfort ng vibration. Halos wala kasi siyang vibration. Shifter niya. Pang mahabang paa. Yung shifter niya guys, pang 6-footer. Ang layo nung ganun eh. Hindi ko alam, pwede yatang ma-adjust to. Sana pwede, no? Shifting action niya, malalayo talaga. Pang hype yung tunog na ito. Hype beast! Isa yun, lagi lumalabas yung warning sa hindi tayo pwede mag-under-inflate ng gulong. Parang comfortable ng sport bike na to. By the way guys, ito palang ang aking unang paggamit talaga ng S1000RR. Kaya I'm hyped up, I'm excited. Ang sarap, except the vibration. Di ba marunong kumap yun? Guys, comment down below kung alam nyo na-adjust ang shifter na ito. Kasi hindi naman nakakaalam. Dahil nahirapan ako mag-shift. Maghanap ng neutral, hindi naman mahirap. Rapin. Check natin. Okay. Ayun o, may mga info pala siya guys. Galing o. Battery, yun yung tire pressure. Galing o, kulang tayo ng 1.9 sa harap and 2.0 sa likod. Onboard computer, grabe. Sobrang high-tech.
Alright, red bomb. Lakas. Napakadali gamitin. Grabe tong bike na to. Napakadali. Napakadali lang siya gamitin. Very rider friendly. Tatanggalin natin yung warning dito. Warning light. Tayo. Taas dyan eh. Let's go. May protective film na pala yung TFT niya. Kaya safe na safe. What? Grabe talaga yung pagkabulahaw. Bulahaw. Kain ka lang ako. Ay, sige. Genji mo to. Yan. Meron. Sara. Thank you. Sir, thank you. Bilis.
body positioning na ito. Grabe yung S1000R guys. Hindi ako masabi. Smooth. Okay. Ay, ano pala to? Naka ano pala? Naka limp mode pala. Ay, isa pa. Ay na. Naka ano pala eh. Oh. Ah, talaga. Shoutout, paano mo? Marcus. Sila, paano nila? Erwin Earl. Erwin Earl, shoutout. Marcus Erwin Earl. Sige. Naka-limp mode kasi ito pag naka-neutral, naka-limit siya. Okay. Kailala pala nila ako. Naka-limiter kasi yung RPM nito guys, yung 2K RPM lang kapag naka-neutral, kaya hindi siya basta pwede bombahin. Hindi ko alam kung paano i-disable yung limiter eh. Mag-aaralan pa lang natin. So yun guys, ang verdict ko dito sa S1000RR is napaka friendly niya, user friendly. Overall, it's a good buy, worth the money for the S1000RR. So soon gagawa tayo guys ng comparison with the Fireblade and the Yamaha R1. So yung comparison natin gagawin ko based on my ownership experience, real world ownership experience paggamit sa city, Marilaque, twisties, ganyan.